mga kababayan and hello mga kuya. Welcome na naman po sa isang exciting episode ng SCWC Community Konek Show kung saan tayo po ay nagpapatotoo tungkol sa kapangyarihan ng Konek. Lalo-lalo po kung paano ito pwedeng makatulong sa Pilipino negosyante at doon sa mga naghahanap ng mga pwedeng pagkakitaan ngayong kapanahunan ng pandemya. Para sa araw na to, we have an exciting show for tonight. As usual, pag-uusapan po natin isang napaka-importanting resource na pwede makatulong doon sa mga involved sa buy and sell. Kaya kung kayo po ay nagba-buy and sell, nagsisell and buy, stick around dahil this is for you. Para naman sa ating Konek testimonial, ang magiging focus po natin ay isang pamosong kuyang who happens to be a member of my Masonic Lodge, my Mother Lodge, Aro Lodge number 18, na na-involved din po sa buy and sell. Kung sino yung kuyang na yan, we will find out later on. And yung kanyang multinational company, kasi itong kuyang na to was the country manager of a famous multinational company. And the founders of this multinational company, ang isa doon, mantakin nyo isang English teacher. Could you imagine, isang simpleng English teacher was a co-founder in this big, big multinational company. Ano ang kanyang sikreto sa pagkoconnect gamit ang kanyang English? We will find out later on. And towards the end, we'd like to reach out sa iba pa dati mga viewers na involved sa mga business opportunities na pwede tumulong dun sa mga involved sa buy and sell. Kung meron po kayong ganitong oportunidad, sulatan nyo naman kami. Get in touch with us. Ito, I'm flashing on the screen right now yung aming Facebook page. Napakadaling hanapin. Punta lang po kayo dun sa search box ng Facebook at type nyo SCWC Community Konek or dun sa address bar, type nyo lang https://facebook.com/letusallconnect. At kung kayo nandoon naman sa YouTube channel natin, punta po kayo dun sa about section, dun sa may bandang dulo. May sari-sari mga link. Andun dun yung link din po ng Konek Facebook page. Punta po kayo sa Facebook page and message us and tell us, sir, napanood po namin yung inyong show. Pwede po kaming tumulong. Meron po kami magandang Konek. Please, get in touch with us. Okay, yan po ang buod ng ating palabas at sisimulan na po natin ito after this break. Break time! Ang SCWC Community Konek Show ay isa lamang po sa mga public service programs ng SCWC na inyong matutunghayan sa internet as well as sa regular media. Para doon sa mga gustong sumubaybay sa regular media, meron po kaming palabas. Every Monday po, 6:30 to 8 p.m. dito po sa himpilan ng TWIZ 882 sa inyong AM band. Ang pamagat, SCWC Konek, tambalang magkukuyang. Ay! Napakagandang palabas nito. Bakit kamo? Dahil marami po kayong mapipick up na useful tips patungkol sa negosyo, usapang legal, usapang medical at kung ano-ano pa po. So just in case you're stuck in traffic ng Lunes, 6:30 to 8, imbis na mabuisit kayo, buksan niyo yung radyo para kayo maaliw at ma-inform. Now, in the event na wala rin kayong time ng Lunes ng ganung time slot, no problem dahil pwede niyo pong subaybayan ang mga previous episodes ng SCWC Tambalang Magkukuyang sa Facebook page as well as sa YouTube page po ng DWIZ. Now, aside from the Community Konek Show, ano pa ba ang inyong matutunghayan dito po sa ating Community Konek channel? Meron din po tayong mga reports, mga business reports, updates, commentary na makakatulong sa ating mga negosyante as well as sa ating mga consumers na mga viewers. But meron din po kasing mga advocacies ang SCWC na non-business related. So from time to time, nagbibigay din po tayo ng mga ulat dito, yung mga ibang mga organizations and individuals na gustong kumonek sa amin para makatulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayong kapanahon ng pandemya. So if you're one of these wannabe volunteers or if may kilala po kayo ng mga taong maaaring makinabang sa information, sa tips at higit sa lahat, yung mga connect na pwede namin bigay, parecommend naman ang ating show. Please, subscribe and share para mas marami po tayo matulungan ng mga kababayan ngayong kapanahon ng pandemya. Yun lang po. Let's go back to the show. Nagbabalik na naman kami. At panahon na para i-meet ang ating special guest for today. Yan ay walang back to CC. Pilon from the original Locator's Page. Hello! Thank you, sir Joel. Batiin nyo naman yung ating mga viewers. So,
Thank you so much at naimbitahan ako dito. So kayo, stay tuned kayo dito ha kasi marami po kayong matututunan regarding sa mga business. Ayan. And ito. You'll have more from Ms. Jane as we move on. Okay. Bago natin simulan ang ating opportunity, para pakita sa inyo na talagang nag-i-increase ang mga involved dito sa buy and sell. Ito, I'm flashing on the screen right now an article coming from Malaya dated December 15, 2021. The headline reads, "Online shopping deliveries increase amidst pandemic." Now, I'd like to highlight a specific passage no dito po sa ano na to, dito sa article na to kung saan meron tayong mga datos mula sa DTI. At sinasabi dito na as of March 2020, meron tayong mga 1,700 online sellers. Malapit na magsimula ang pandemya yan, ha? 1,700 online sellers. Pero in less than a year, ng January 2021, once again, ayon sa DTI, ito ay nag-balloon to 93,318. Oh my gulay. Pagkalaki-laki ng jump. And we are bound to see an even bigger increase now dahil nga mas nagre-relax na po ang mga restrictions. So, naniniwala po kayo, Ms. Jane, that the opportunity for buy and sell ay palaki ng palaki ng palaki ng palaki. Yes, I strongly agree with that. Yes. Buntis na buntis. Pag-uusapan po natin yung buntis na yan mamaya. Sige, as we move on. As we move on. Panahon na para dumaan tayo sa ating KKK. Kumilala ko muna, kumita. Start with the first K. Kumilala. Kilalanin natin. Unang-una, sino ba itong si Miss Jane? At pangalawa, kilalanin natin ang kanyang opportunity na pinipresenta para sa atin. Okay. Balik tayo sa pagkakilala kay Miss Jane. Oh, ito ang ating first slide. Siya po yung si Miss Jane Lasala, Bachelor of Science and Business Administration ang kanyang natapos at may konting masterial units, no? And ito na. Pinag-usapan natin ang pagbubuntis. Siya po isang single mom with two daughters. Sige nga, Miss Jane, ikwento mo nga ang iyong pagbubuntis. By the way, again, my name is Jane. So ako po ay isang single mom with two daughters. So alright. I took my unit in Master's degree in Business Management. Ayan. Metro Manila College. So I am from Quezon City. Ang work ko po before is the real estate as sales manager. Actually, nag-start ako ng agent pero kalauna naging sales manager din. Ayan. I have a business dito sa office supplies. Pero kalaunan, nung nag-start yung pandemic, so nag-stop na rin ako kasi nga medyo nag-isip ako ng safe din talaga yung family ko. Ayan. Kaya dito nag-start ko yung aking paglalocator. Ayan. No? So, punta tayo dun sa next page. Ayan. Since nabanggit na siya involved sa real estate, here are some screenshots nung siya na-involved sa real estate. But gaya na sinabi ni Miss Jane, dahil nga sa pandemya, she decided to shift. I mean, mahirap na mag-tripping, di ba? Pag pandemic. Kaya yan pa naman ang napaka-importante sa real estate. So if there's something that you can do na nandun ka lang sa loob ng bahay, hindi ka masyado naglalabas, yan ang ginawa ni Miss Jane. At na-involve siya sa locator. Paano po kayo na-involve sa pagiging locator? Actually, yun na, dahil sa lockdown noong 2020, maraming nabuhay at saka yung mga yung mga businesses na nagsara. So isa na rin ako sa natamaan diyan kasi nga, 'di ba? Medyo yung real estate medyo humina, 'di ba? Kasi nga dahil yes. Yes, ayan. So, napansin ko maraming nawalan din ng trabaho. Maraming nawalan ng trabaho. So naisip ko na why not matumulong din ako. Hindi lang yung sarili ko yung tulungan ko. At the same time, makatulong din ako sa karamihan. Ayan. So nakita ko yung opportunity to help na set up yan, na ma-share ko sa kanila yung mga, yung business ko dito sa locator page. Ayan. So ito po yung compilation ng mga small businesses, medium and business. Ayan. Provided with the business. Yung list namin, provided with contact number, email, website, even yung location nila. So, yun, nakakatulong ito sa mga micro at saka yung small businesses para makaiwas sila
sa mga middleman at most importantly sa mga e-commerce. Ayan, yung mga micro and small business owners, pwede silang dumirekta kasi sa mga companies. Like for example, yung mga manufacturer, importer, warehouse. So, yun. Syempre, kapag direkta na kasi sila sa mga importer or mga manufacturer, so mas mababa nilang makukuha yung mga presyo. Yeah. So, ang ibig nyo sabihin, Ms. Jane, you are providing a list and that list is a kind of directory kung saan yung mga viewers na tumitingin dyan sa list o directory na yan would be able to contact direct. Kumbaga, pwede silang kumonek directly dito po sa mga ano. And as you said, mas makakameno sila kasi wala nang middleman. Okay. And itong mga ano na to, itong listahan ng mga negosyo na to, most of them are yung mga importers, mga wholesalers. Kaya nga, nandoon sila sa warehouse eh. Normally po kasi ang ginagawa ng mga importers, syempre bago sila umorder abroad, meron na silang mga ready bulk buyers. But as per common practice, kasi na-observe ko rin yan eh, nung ako'y na-involve sa teatro, meron kaming tinatawag na group buyer. So kunwari may palabas, sa palabas na yan, let's say sa isang gabi, okay, so kunwari yung seating capacity ng auditorium is 500. Okay, so doon sa 500 na yan, meron na kaming group buyer. Siguro mga 400 seats nakabenta na yan sa mga organization, mga school, mga NGO, mga corporate accounts, mga company. Pero nag-aalat pa rin kami ng 100 para doon sa mga walk-in. Nakuha nyo. So itong mga importer na to, malamang ganun din. Mag-import sila, kunwari sapatos. Mag-import sila ng sapatos, let's say 100,000. Doon sa 100,000 na yan, siguro 80,000 naka-group buy na sila. Oh, naka-reserva na to para sa SM, para sa pure gold, para sa ano. Pero may 20,000 para doon sa mga walk-in. Kaya itong mga maliit, kumbaga na mga retailer, pwedeng pumunta, walk-in. Yung mga tira-tira na lang, kumbaga, di ba? Nitong mga ano na to, nitong mga warehouse at mga importer. Tama ba ang interpretation ko, Ms. Jane? Yes, sir. Opo. Okay. So, yan ang servisyo na nagagawa po nila Ms. Jane sa kanilang original locators page. At itong listahan na to, itong parang directory list, ay ina-update nila at biniverify nila on a regular basis. Tama po ba, Ms. Jane? Yes. So, actually, monthly po kaming nag-update ng list. And then, yun po, we have a specific person na, actually, tatlo po kaming admin dito ha. Yung isang kakuadin po namin, siya yung taga-verify ng company. At the same time, siya rin po yung taga-update ng list. So ako po sa sales and marketing, ito yung isang kakuati namin. Siya po yung coach, siya po yung trainer. So ayan po. And the list has over 4,000 businesses, tama po ba? Yes, and then growing list din po siya. So from time to time na may ma-verify ang ating verifier. So nadadagdagan pa po yan. Not limited only sa over 4,000. So growing list. Yes, yes. As you know, syempre, dun sa mga involved sa buy and sell, isa sa mga considerations dyan is yung tinatawag natin na presyo ng mga products na binibili nila. Syempre, the lower the products na mabibili, mas maganda kasi mas magiging maganda yung kanilang kita. Kumbaga, mas mapapatungan nila ng tama. And kung sabihin natin, very competitive yung market, at least hindi maging ganun kataasan yung price. So, ayan po ang servisyo na nabibigay ng original locators. They provide a list, they provide a directory of over 4,000 and growing companies na may mga warehouses na pwede na kayong dumirect na kumonek. Diba? No more middleman, direct na kayo doon sa listahan na yan. No? So, ito ang kanilang 6 reasons. Why is it a good opportunity para doon sa involved sa buy and sell? So you buy from the source, the warehouse, and you sell doon sa iyong mga retail outlet. Obviously, if you want to go online, andiyan ang Shopee, Lazada, Facebook Marketplace, Facebook, Twitter, Instagram, et al. Pero of course, nandiyan din yung opportunity na mag physical store. Yan. So let's look at the 6 reasons bakit ba maganda na tangkilikin itong original locators page. So, the first one is, yun na nga, the list itself, the directory itself, which is entirely online. So, Ms. Jane, hindi pala ito pwedeng ma-download. Dapat yes, doon lang online.
Opo. So, via Google Drive po siya. Ayan. Para okay. At least, ang advantage din po kasi dito, kapag via Google Drive siya, so hindi siya basta-basta may edit ng kung sino. Kasi kung sino lang yung owner, di ba? Yun lang yung pwede mag-edit. At the same time, kapag nagdagdag ang ating verifier, automatic po yung list nila, makikita nila yung ano yung additional. Kasi hina-highlight po namin yun. Yeah. Okay. Kasi mahirap nga naman kung kunwari, let's say I do download, this is the July 13 version. Then after that, may July 14 version. Then yes. May July 15. Hindi lang yon. Even within the day, what if within the day may 5 updates? O di may oras pa yon? July 13, 5 o'clock. July 13, 8 o'clock. So para ganun, as it updates on a regular basis, doon na lang, kumbaga, sa drive. So that's the first reason, the list itself. The second reason is, nabibigay din sila ng live webinar para mabigyan ng gabay yung mga gagamit nitong list na ito. And to have, you know, initial, makita natin yung sari-sari yung mga features nitong live webinar na to. Ano ba yung napapag-usapan nila dito? We move on to reason number 3. The third reason is, meron silang pre-provide na social media marketing tips. So, tama po, Miss Jane? Yes. You help them you give them tips kung paano pwedeng i-market online itong yes. mga products. Yes, sir. Opo. So, actually, dyan po, we conduct live webinar coaching. So, coaching and effective marketing strategies and techniques. Ayan. Para sa mga gusto pang mapalawak ang kaalaman nila para sa pagninegosyo. So, not limited only po ito sa pag-online selling ang topic. Pagkos, tinuturuan din namin sila kung paano makipag-transact sa iba't ibang companies kasi syempre may karamihan po yung nasa listahan natin, di ba? Ayan. And more tips pa po. Yun po yung ano. At the same time, ang kagandahan din po kasi dito, unlimited support po siya. So every time na medyo makalimutan sila o mga follow-up questions, ayan. So lifetime po ito. So unlimited support yung binibigay namin. What about tips po tungkol dun sa pagmamanage ng physical store? Kunwari ako, aside from ano, meron din akong physical store. Do you also provide tips for physical store? More on online kasi. More on online. Mga tips okay. namin. Po, yung mga kailangan, yung mga pwede nilang matuto, malaman kung paano ma-highlight or makita ng karamihan yung produkto nila. So, yun. Ayan, yung mga technique. Okay, so that's reason number 3. Reason number 4, yun na nga, yung binanggit ni Ms. Jane a while ago, which is coaching. So, meron kang one-on-one coaching, tama ba 'yan? Bawat pangangailangan ng ano nagagabayan niyo, tama ba? Actually po, maximum of 3 participants po kami. Ayan, kaya naman po i-handle yung tatlong participants. 3 participants at a time. Yes. Mga gaano katagal naman yung coaching session ng 3 participants na 'yan? It takes 2 hours. 2 hours. At the same time, magdidepende pa rin kasi sa mga questions din ng mga participants. Okay. And you said that this is parang a lifetime support. Oo, na pwedeng maibigay. Okay, so this is number 4. Number 5 is itong tinatawag na business highlight service. Ito naman ay para doon sa may mga products naman. So if let's say I could either be an importer or a manufacturer, 'di ba? If I want to sell my product and I say, "Oh, Miss Jane, pwede mo ba akong isama dyan sa inyong list?" So, yun naman itong service na to. Business highlighting service. Tama, Ms. Jane? Yes po. Yung business highlights namin for have existing business na po. Ayan. Pwede sila mag-join sa list natin pero subject for approval kasi nga subject for verification kasi syempre hindi tayo basta-basta naglalagay sa list natin ng hindi aprobado. Ayan. So, ang isa na... Oh, nakakatakot example, yan. Mali mo. Yung babenta ng shabu whatever. Di ba? Nakakatakot yan. Yes, sir. Opo. So, yung mga nilalagay natin, yung mga verified, yung mga legitimate companies po. Kaya safe po yung mga nasa listahan natin. Okay, at so that's kita po kayo. That's reason number 5 and the last reason kasi 6 reasons to is makaka-enjoy kayo ng mga bagsak presyo na mga goods and services direct. When you say services, I'm curious dito Miss Jane, no? Kasama din po ba dito yung logistics services or yung listahan niyo naka-focus lang doon sa mga goods?
Actually, may mga nag-join at mga na-verify. Ah, so meron na rin kayong kasama dito sa listahan nyo na logistics? Yes. Kunwari, pwede mag-deliver? Po. Ah, okay. Yes po, nationwide po. Meron din tayo mga importers. And as you can see, no, rebranders. Ibig sabihin, kung gusto mo magtayo ng sarili mong brand, kasi you could, yung ano mo, you could sell the product as is. So meron din kayo dito sa listahan yun ng mga ano, mga nagpro-provide ng packaging. Halimbawa, gusto ko magbenta ng sarili kong brand ng sapatos. Pwede yes, ba yun? Yes, so you could give me my own box for my shoes. You could give me my own label for my shoes. Tama ba? Actually, yung mga rebrand na nasa list namin, sample po is yung mga related sa mga soap, mga beauty soap. Ah, okay. Yung mga related sa mga slippers, rebranding ng mga slippers, shoes, ayan. Yung rebranding ng mga, ano sir, yung mga liquid dishwashing soap, ayan, patok na patok yan kasi syempre this time of our pandemic, so kailangan talaga malinis ang lahat, di ba? Kaya medyo patok din yan. At the same time, yung mga packaging material, so meron din po talaga tayo niyan sa list. Okay, another question dito, Miss Jane. So let's say I find a company doon sa iyong listahan, kunwari tindahan ng t-shirt and I like them. I get in touch with them. So kasi wala nang middleman eh, 'di ba? Direct na akong pupunta doon. Do you also provide coaching or guidance patungkol doon sa mga kontrata na pinipirmahan? Or alam mo na, 'di ba, the legalities of engaging itong mga ano na to? Definitely, meron dyan siguro mga terms patungkol sa logistics. How will the product be delivered? Terms patungkol dun sa ano, kunwari, may credit ano yan, di ba? Yung iba, baka gusto, hindi mo na cash ka agad, naka-credit. And other things, no, na maaring pumasok dun sa kontrata. Do you also provide guidance? O bahala na si buyer na, kumbaga, makisalimuha dun kay, ano, kay warehouse seller? What do you think? Actually, sir, yung service po kasi namin. So, yun po, pinoprovide namin yung contact number, email, website, even yung location nila, yung address nila. So, in terms sa mga legalities kasi, sir, so, direct na po yan. So, kaya nga po, we give the contact number at saka yung location para direct na po silang makikipag-transact sa mga companies. Ayan po. Kasi, as much as possible, hindi kami nag-aano dyan kasi, syempre, usapan pa rin ng negosyante sa companies. So, we give tips naman po kung paano makipag-transact. Pero, in terms sa mga legalities, medyo hindi po namin, ano. Oh, siguro maganda na, well, I hope hindi ganun kalala, no? Yung mga pagkakataon na nagkakaroon ng mga hindi pagkakaintindihan. Alam mo na, yes. Hindi naman sa masasama lahat. Although meron talaga mga masasama, mga tuso na on both sides, no, whether the buyer or the seller. As good parang healthy business practice, maganda rin na magbigay ng babala. Yes po. Oo, ang tinatawag diyan is to encourage itong mga buyers as well as mga sellers to exercise due diligence. So, tama rin po yan, sir, sa ano namin, sa binigyan namin sa isa sa tip. Oo, at kapag kayo ay mayroong nga ng pagnanais na magdemanda, may law office po kami. Andito lang po kami. Punta lang po kayo sa website ng Ferrer Law Office. Handa po kami tumulong sa inyo. O gusto niyo rin po ng mga tips patungkol sa paano paggawa ng tamang kontrata para hindi kayo magkaunsehan or what, nandito rin po kami. Ayan, okay. So, ayan ang 6 reasons why dapat ang kilikin itong locator service. Okay, ito na yung mga packages na ino-offer ni Miss Jane. Excuse me, sir. Yes, Miss Jane. Yes. Sir, i-include ko lang po, sir, ha, yung regarding dito sa ano sa ino-offer po namin. Ayan. So, ayan. Yun nga po. Kung kayo po ay nagbabalak na yan nga, mag-negosyo or palaguin pa yung inyong negosyo, then para po ito sa inyo. So ano nga po ba yung locator? So kami po yung tagahanap, taga-guide, kung saan kayo pwedeng makakuha ng mga verified companies at the same time at the lowest price po. Kasi syempre, direkta na tayo sa warehouse or bodega, manufacturer, importer, even rebranding po. So over 4,000 companies po yung nasa listahan natin. Growing listing po siya. Ayan. So advantage kapag nag-avail po kayo ng ating service, so mas mapapadali na po yung inyong paghahanap ng mga companies, yung mga verified, legit na companies. Kasi po, nakakompile na po siya in one Excel file. So ayan,
Syempre, kapag bagsak presyo, mas malaki na yung kikitain natin. Ayan. So, updated, upgraded, and all our verified companies po yung nasa list namin. Ayan po. Could you walk us through the mga inclusive na mga items, no, dito sa sari-sari mga packages? Kasi as you can see on the screen, we have 3 packages. Magsimula tayo dun sa starter package. Sa halagang 350 or naka-promo price sila 300. Sa halagang 350 or 300, what can they get? Ayan. So, sa starter package natin, so ayan po, over 4,000 companies. Growing list naman din po siya. Ayan. Legit and verified companies na mga suppliers, mga verified importers. Ayan, ng mga companies. So, lifetime membership po siya. And then, majo-join din po kayo sa private group page. Ayan. So, dun po in-upload or ayan, ini-input yung mga new updates natin. Ayan po. So, meron na rin po siyang kasamang free guidelines. Ayan, in doing business. So, kasama na rin po dyan yung mga motivational e-books. Ayan. So, regarding yan sa mga business, yung mga topic dyan. Aba, namimigay pa pala kayo ng motivational e-books, ha? Give me an example nga nitong mga motivational e-books na binibigay niyo. Actually, marami, sir, eh. Example, what's your favorite? Sige nga, tanongin kita. Ano ba favorite mo? Motivational e-books? Yung regarding, nilalagay din namin dyan, isa na yan, yung siguro yung mga pahapyaw na merong, yung mga pahapyaw ni ano ni Chinggitan. Ayan, isa lang po yan, sir, ha? Ayan po. Okay, good. Alright, so, starter package, you get the list, you get to access the list, and at the same time, meron kang mga motivational e-books. Oh, tuloy naman tayo dito sa tinatawag na advanced package. At 1,200, promo price at 1,000. Ano naman ang mapapala natin dito sa advanced package, Ms. Jane? Yung advanced package natin, sir, ayan, include na po yung starter package. May kasama na po siyang 2 hours online meeting session. Yun po, yung live webinar. Ayan, kasama na rin yung effective marketing strategies and techniques. So, Tagalog version po ito, sir, ha, para at least step by step po nilang hello, sir? Yeah, I'm still here. We could hear you. Yes. Ayan po, ayan. So, Tagalog version po ito, step by step, kung paano magsimula or mag-expand o pang mapalawak pa ang kaalaman nila sa pagninegosyo. Ayan. Yun po, kasama na rin yung techniques on how to interact with the different companies. Nagbibigay din po kami, sir, ng mga certification of completion sa mga nakapag-attend na ng aming live webinar. Okay. So, the last package, yung tinatawag nila na ultra package at 2,000 pesos or at a promo price of 1,500, tama ba ako sa pagkakaintindi, Ms. Jane? Ito ay para naman doon sa may mga products naman. May mga products na gusto nilang mapasama sa inyong listahan. Whether it is yung big companies, yun na nga, mga importer, mga manufacturer na malalaki, pero pwede din yung mga maliliit. So, for example, magaling akong gumawa ng mga rattan chairs. So, ako mismo, kunwari, gumagawa ng rattan chairs. Hindi maramihan yan kasi medyo ano yan, di ba? Can I join itong ultra package? Pwede ko ba sabihin, Ms. Jane, pwede ba ako mapasama dun sa list nyo? Opo. Actually, sir, basta makomply po yung mga requirements, mga documents na kailangan ng ating verifier. So, pwede naman po silang mag-join din kahit wala pa silang existing. Kasi itong ultra package, sir, para po talaga ito sa mga may existing na negosyo. Okay. So, when you say existing, dapat nakarehistro sa DTI, yes, nakarehistro sa BIR. Okay. Opo. Okay. What about yung, kasi a while ago, nabanggit natin na doon sa yung 4,000 business, hindi lang 4,000 plus na negosyo, hindi lang siya yung mga product-oriented, meron ding service-oriented that can complement itong mga nag-aalok ng sari-sari mga products. For example, yung mga nagpro-provide ng mga logistic services. So, pwede rin bang mapasama dyan sa listahan na yan? Yes, o include po yun. Sa mga so, kunwari, ako, meron akong delivery van, meron akong mga riders na pwedeng tumulong sa pag-deliver ng mga products. Pwede rin ako mapasama sa inyong ultra package. Yes po, opo. So, actually, may mga nag-join na sa list natin yan, sir, ha? Mga rin, yan yung regarding sa mga services. Ayan. So, yung sa ultra package, sir, additional ko po,
Ayan, all businesses availing the business highlights. Ayan, service are subject for verification. So we may require a scan of documents for further verification. So illegal businesses, products or services shall not be included in the list. Ayan po. I have a question. Kasi meron pong ano, meron pong isang motorcycle club na kapartner ang Community Konek. Ito yung tinatawag na ano, UACP, United Scooters Club of the Philippines, no? So marami sa kanila mga lehitimong mga rider ng Grab, ng Lala Move, ng mga Food Panda. Pwede ba silang sumama diyan sa ultra package bilang mga taga-deliver ng mga produkto? Yes po, pwedeng-pwede. Basta tulad ka nang sabi ko, basta may documents din po na kailangan ito para at least safety yung ating mga ano customers. Ayan okay, po. Okay. So, ayan po mga kababayan, ang 3 packages na ino-offer po ng Original Locator's Page. At para ma-appreciate nyo pa po ang negosyo po na ito or itong service na na-provide ni Ms. Jane, pumunta na po tayo sa kanilang Facebook page. Ayan, ang Facebook page ng The Original Locators. Mga sikreto. Talagang mahilig kayo sa mga secret, ha? Ano kayo? Para mga masundin? Mahilig sa mga secret? Mga sikretong bodega. Bagsak presyo. Okay, so ayan. Original Locators page. Tingnan nyo, grabe. Ang dami na ng kanilang mga ano, people na sumusunod sa kanila. 50,000. Wow, not bad, ha? I'm also flashing on the screen yung kanilang contact number para just in case gusto yung kumunek sa kanila. So ayan, yung ating KKK, di ba? Kumilala, kumunek, kumita. Kinilala na natin si Miss Jane as a person at ngayon kinikilala natin ang kanyang negosyo, yung kanyang opportunity para makatulong dito sa mga gusto maging involved sa buy and sell. At pumupunta na tayo dito sa ating second K, which is kumunek, because we're flashing their contact number. So, isa lang ang patutunguhan nito, which is the last key, kumita. Yeah. So hopefully makatulong sa kitaan nyo itong ginagawa po namin. Alright, we have here some shots sa kanilang Facebook page ng sari-sari mga eksena mula sa bodega. We also have some product shots. Tapos yung mga comments. So kanina kasi nakita natin dun sa PowerPoint presentation, parang isang comment lang. If you want to get more comments, ito. Mababasa nyo dito. Sinishare ni Miss Jane. Then, okay, more product shots. Oh, meron pa silang mga ano, mga memes. Featured si Tony Gonzaga. Ayan, palocate na. O nga pala, Miss Jane, speaking of locating, wala ka bang intention na magpalocate ng asawa? Sa ngayon, wala pa po. Study first ng mga ano, sa mga kailangan po ng pag-arali ng anak bago ang ano. Yeah. Family first. Okay, sige. Locate na muna ng ano. Pero kung mayroon mga naglo-locate dyan, ng asawa, just in case. Ayan. Okay, so more companies here at 40,000. Oh, well, we already mentioned that a while ago. More memes kay, ano. Talagang paborito nyo si Tony Gonzaga, ha? Siya ba ang inyong flavor of the month na ano? O oh, yan, mga hindi maaaring gawin sa bagong 1K polymer ayan, banknote. Ayan, nabibigay lang kami ng ano para sa mga negosyante rin. Mga tips, okay. Tips. Oh, Jack Ma. O nga pala, itong si Jack Ma, babalikan natin yan mamaya no, when we move on to the other parts of the show. But remember the name, Jack Ma. We'll get back to him later on. All right. What else? Oh, ano naman to? Bakit nandito yeah, to? Inspirational lang yan, sir. Para ma-inspire ang ating mga member or ayan, na at least kahit anong dumaan man na pag-view, kailangan pa rin. So, yung dapang-dapa ka, pero nakuha mo pang mamunga. Wow. Nadapa? Oo. Nagkamali? Oo. Nabaon sa utong? Oo. Nag-fail? Oo. Sige, buuin nga natin to. Naintriga ko sa ano na to. Na-reject? Oo. Hindi dahilan ang pagkakadapa para sumuko. Bagkus, gawin mong dahilan para bumangon. Okay. That's nice. Magandang quotable quote ito. Dami pa nila mga hashtag. Oh, diba? Ayan. Dapang prutas. Alright. Dapat bumangon. O ito.
Kaya ba naging ganyan yung mukha ni Michael Jackson dahil nadapa rin siya sa mukha? Parang panot siya, no? Usapan natin mga tao. Oh, ano, bakit? Ano, Michael Jackson wanted to live 150 years. Unfortunately, di niya nagawa. Mahaba-haba po yan, sir. Ay, mahaba rin. Anyway, sige, basahin niyo na ako. Tungkol sa akin. Ubus na tayo ng oras. O sige, okay lang. O yan, we're flashing on the screen itong Facebook page at yung contact number nila. Doon sa mga balak na mag-connect, feel free to connect. Ay, nako, ito pa isa. A while ago, tinitignan natin si Michael Jackson. Alam natin, fake yung kanyang mukha. Ito, another, here's another fake. Kita mo naman, oh. O, sabi, oh. Hi, my name is Jane. Tapos tingnan mo naman. Ikaw ba ito? Oh, tell yan, sir. It's a fake. Kasi hindi tayo mahilig magpa-picture, kaya kukuha na lang tayo ng model. Oh, yun. Oh. Kapag baksak, kapag presyong bodega, mas malaking kitain mo. Palocate na. Ayan. Kanina. Oh, yung isa pa to. 5 pesos, may mabibili ka sa bodega. Okay, so you have more product shots, warehouse shots, o meron po silang prayer for the day na makikita dito sa kanilang Facebook page. Kaya yun, just in case kayo po ay interesado sa buy and sell, nakita nga po natin, pataas ng pataas ang pagbabuy and sell dito sa Pilipinas, hindi lang sa online, but eventually sa face-to-face. It's a good business opportunity. You shouldn't miss out. And one of the ways in which you could ride this bandwagon is to go to the list at maghanap na kayo ng mga product na balak nyong ibenta dito sa Locator's Page. Okay, salamat Miss Jane for sharing that wonderful opportunity with us. Pero huwag ka muna mawala dahil itutuloy pa natin yung ating show. Tutuloy na po tayo dito sa tinatawag natin na Konek Testimonial. And as promised, we're gonna talk about Freemason na kasama ko po sa araw. Yan ay walang iba kundi si Kuyang Eli Miranda na unfortunately, he passed away last 2012. Yes. So I'm gonna flash on the screen an obituary given by Kara Roo. Kara Roo is one of the foundations na tinulungan ni Kuyang Eli Miranda. Okay, it's a contraction of two words, Carabao and Kangaroo. Diba? Oh, Miss Jing, tanongin kita. Anong naiisip mo? Bakit kaya kinumbay ng Carabao at saka Kangaroo? Wala. Parang, ano kaya? Parang wala. Oh, it's okay. Okay lang yun. Okay lang yun. Gusto ko lang pasakitin ang ulo mo. Anyway, ang Kara Roo ay combination nga ng Carabao at Kangaroo because this foundation dealt with an advocacy kung saan tumutulong yung mga sponsors no na Australiano dito sa mga bata na nandito sa Pilipinas na kumbaga para may ahon ng kanilang sarili sa kahirapan through education. Pero pondohan nila yung kanilang education. And rightly so no, as we can see dito sa ating munting obituary na binigay ng Kara Roo para kay Kuyang Eli Miranda. Si Kuyang Eli Miranda ay nabiyayaan din kumbaga ng ating gobyerno. He was a scholar of PUP. Oh, yung mga co-host ko diyan sa Community Connection na taga PUP sa Santa Maria Bulacan. Here is another alumnus that you can be proud of. Si Kuyang Eli Miranda, he finished yung kanyang pag-accountancy no dito po sa PUP noong 1971. Nag-graduate siya and eventually became an accountant. At dahil sa kanyang gilas at talino at galing bilang isang negosyante at bilang isang profesional, he ended up as the general manager po ng Lee and Fung, a very famous multinational trading company na pag-uusapan natin, again, involved sa buy and sell. Ayan pa rin yung paksa natin, buy and sell. Now, aside from that, ano pa ba yung ibang mga noteworthy accomplishments nitong si Kuyang Eli Miranda? Naging ano rin po siya, presidente ng FOBAP. FOBAP is the Foreign Buyers Association of the Philippines. At nung kapanahon na ni Presidente GMA, he was also awarded an entrepreneurship award, parang Entrepreneur of the Year or something na binigay sa kanya ni Presidente GMA. Ayan. So, tanda-tanda ko pa po nung ako'y kumakatok pa lang po sa araw. Kasi, ayan, mga viewers, ha, kapag kayo'y nagbabalak na maging mason, hindi po automatic na kayo hindi tayo papapasukin sa totoo lang. Kaya good luck dun sa mga gusto maging mason, no? Kaya ayon dahil ako po'y kumakatok.
tulungan niyo po ako. Isa po si Kuyang Eli doon sa mga inimbitahan ako. Dalo ka dito sa opisina ko. So I visited him in his office way back then, no? Dito sa Makati. And si Kuyang Eli kasi medyo di ganun katangkaran. Kapag I noticed kung umakit siya ng dan, grabe. Alam, dalawang hakbang. Nakita ka na ba ng taong ganun, Miss Jane? Pag umakit sa hagdanan, dinadalawang hakbang. Ganun ka rin ba pag umakit ng hagdan? Hindi. Yes, especially pag nagmamadali. So yun ang impression mo pag dalawang hakbang nagmamadali. Maari ganun. O baka gusto lang yung patunayan, hoy, kahit maliit ako, kaya kong hakbang ng malaki. Mabilis. Anyway, we went up to his office at pinakapin niya ako, no? And he told me his story, bakit siya naging Mason, how he was before Freemasonry, how Freemasonry has transformed him as a person, and how it affected him as a family man, paano ito nakatulong sa kanyang career. Ang ganda. Ang ganda ng usapin namin. He also asked me, ikaw, bakit mo gusto maging Mason? Ano bang rason mo? And I told him, ito yung mga inaaral ko ngayon tungkol sa Masoneria, about Masonic history ito, and then Masonic philosophy. At sinagot niya naman ako, ganun ba? Sige, dinagdagan niya kumbaga yung aking mga kaalaman tungkol doon sa mga bagay-bagay. So it's very generous advice, very generous with yung pagbibigay ng kanyang time. Imagine, being the general manager of this big time company, na sino ba naman ako para bigyan niya ng oras. But it didn't end there. He even gave me his number. Sabi, yan, Brother Joel, kung gusto mo akong ma-reach, ma-contact, kung gusto mong kumonek sa akin, feel free to do so. Napaka-ano, di ba? Parang heartwarming. Here is someone who is at the top of his game and here I am at the bottom of the game. Na he would treat me like that. And I also noticed na very very soft spoken and very very humble siya, no, as a person. Ngayon, para mas ma-appreciate nyo yung kanyang pagiging Mason, eto, puntahan natin yung kanyang Facebook page. Ayan, so nandito na po tayo sa Facebook page ng the late great Kuyang Eli Miranda. Uy, kung may mga kuyang na nanonood po diyan o yung mga fans ni Kuyang Eli, no, kasi marami po siyang natulungan. I mean, Kararo is just one out of the several advocacies ni Kuyang Eli. Marami pa po siya. He was an active member of the Rotary and other Masonic organizations. As a Freemason, aside from becoming the master of our lodge, at the time na pinakit niya ako doon sa opisina sa Makati, he was already a past master, naging ano rin po siya, DDGM, Deputy District Grand Master po ng distrito po namin sa Mason. So, let's scroll through some photos dito. O nga pala, kita mo, may bumabati pa kay Kuyang Eli. Ganyan kadami mga nagmamahal sa kanya. So if you look at yung mga photos ni Kuyang Eli, for those who don't know Kuyang Eli personally, eto, tingnan natin. Ito si Kuyang Eli. Ayan. Yung naka-green. Ayan. Si Kuyang Eli. Hello, Kuyang Eli in heaven. And let's look at another photo here. Hanapin pa natin. Ito rin si Kuyang Eli. So, ayan po. Very great man. As a Freemason, as a... nga pala, speaking of Masonry, no? Kasi syempre yung experience ko kay Kuyang Eli ay hindi lang limited doon sa yung pinakit niya ako doon sa opisina. Doon sa mga fellowship namin sa araw, no? Napansin ko, si Kuyang Eli, putting myself in his position na naging past master na, tsaka medyo, senior, di ba? Pagdating sa mga activities, especially those that involve the young people, mga batang Mason, hindi ka na maging involved, doon ka na siguro sa sidelines, manood ka na lang. Pero, ang nakakabilib sa kanya, sumasama pa. Alam mo yung Miss Jane, yung mga games halimbawa na pang bata, hindi naman yung talagang maharutan kasi syempre medyo matanda na rin siya at that time. But ibig sabihin yung mga games na imaginein mo, yung mga pang medyo mabata-bata. Sumasama pa siya doon. So parang ang naging impression sa akin is that Kuyang Eli is trying to put himself on the level. Meron kaming
kasama yan sa ano namin, sa mga prinsipyo namin sa masoneria, to be on the level, pantay-pantay. So, despite his great stature na nagudun na siya, like I said, siya at the top of his game and I'm at the bottom. Kama naman, iba? Eh, bumababa siya doon sa level natin. So, ayan po. Marami pong natulungan at na-bless si Kuyang Eli. So, this is a tribute na binibigay ko sa kanya at doon sa mga nagmamahal sa kanya. Now, pag-usapan na po natin ngayon yung pamosong company, no, ni Kuyang Eli. Okay, so nandito po tayo ngayon sa isa sa mga ano, no, parang mga pages nitong website ng Lee & Fung. Like I said, it's a multinational company. It was founded over 100 years ago, 1906. Ang Arrow Lodge, by the way, no, yung lohiya po namin ni Kuyang Eli Miranda was founded 1908. So, mas bata lang kami ng dalawang taon dito sa Lee & Fung. Ayan. So, kaya siya tinawag na Lee & Fung, it's because of the two founders, no? Si Fung Pak Liu at saka si Lee To Ming. Kaya Lee at saka Fung. I want to focus on itong si Mr. Fung Pak Liu. Yan. Kasi English teacher siya. I mean, one of the most unlikely professions na masasabi mo pwede mong pakinabangan sa isang multi-billion dollar industry. Multinational company just like this. But turns out, malaki ang ano nito. There's another famous English teacher na yumaman ng katakot-takot sa kapanahon na natin. At yan ay walang iba kundi si Jack Ma. Jack Ma, famous English, and he used yung kanyang kaalaman sa English para ma-penetrate, no, ang western market to get western technology and bring it back to China. Okay. Dito naman kay Mr. Fung Pak Liu. Okay, paano naman niya nagamit itong English? Remember, parang katulad dito sa tinutulungan ni Miss Jane with their locator page, 'di ba Miss Jane? You have buyers, you have sellers. Hindi sila magkakilala. Ang gagawin ni Miss Jane, through her locator page, gagawa niya na paraan para sila ay kumonek. Di ba? At para sila ay pwede magtulungan. Parang ganito rin si Mr. Fung Pak Liu. Chinese, Westerners, hindi magkakilala. Hindi lang yun. Iba pa ang lingwahe nila. Pero dahil marunong siya mag-Chinese, marunong siya mag-English, siya ay naging parang middleman para kumonek dito sa kanila. Like all great companies, nagsimula sila ng maliit lang. Babasahin natin, ha? Oh, this two-person startup, yun, dalawang tao lang. Oh. You and me against the world. Wow. Galing, no? Dalawa lang sila, no? Startup, initially focused on trading. Ano yung trade nila? Porcelain at silk. Yan lang po. Diyan lang po nagsimula itong multi-billion dollar company na to, porcelain at silk lab from China. Then after that, pumasok na rin sila sa bamboo and rattan. Hmm. Tapos jade, mga handicraft. Tapos, o yan, dumami na dumami ngayon. Alam mo kung gano'n na sila kalaki ngayon? Ayan, no? They have 15,000 people in more than 230 offices. Okay? Across 40 different markets. Bigyan lang kita ng example. Ito, patikim lang to Miss Jane na hinahawakan nila, no, between China and West. Eh, parang sila yung nagiging middleman, no? China and the West. Famous brands. Tommy Hilfiger. Kilala mo naman siguro yan. Yeah. Abercrombie and Fitch. Sila rin yan. Aeropostal. Sila rin yan. Lee & Fung din yan. Oh. See? Kahit doon pa lang sa tatlong yun, eh. Huwag mo na isama ibang mga brands, eh. Panalo ka na, eh. Diba? At paano nagsimula? Dahil sa pagkoconnect. Using English as a medium to connect China and the West. Middleman ka lang. So, ano mapupulot natin na leksyon dito sa kwento ng Lee & Fung na to? At dito sa napakagandang negosyo ng buy and sell, kahit magsimula ka sa isang maliit na trading, porcelain and silk. Di ba, Miss Jane? Yes. Katulad ng mga products nyo. At nung time na ginawa nitong Lee & Fung, itong negosyo nila, wala pang internet, di ba? Kaya nga, hindi pa ano dati, no?
Oh, pero kumita pala ng ganyan. Oh, i-imagine kung may internet na noon, 'di ba? Mas malaki pa siguro yung net. Yes, yes. Oo nga. Malamang baka si Lee Enfong yung nagki-crypto na rin. Nakikiuso na rin sa crypto. Malamang baka si Lee Enfong eh gumagawa rin ng mga meme katulad mo, yung mga Tony Gonzaga. Tony Gonzaga meme para makabenta. Yeah, yeah. So this is something good, no, na pwedeng pag-aralan ng mga viewers natin ngayon, no, in the same way na yumaman si Lee Enfong sa buy and sell. At yumaman din si Kuyang Eli Miranda sa buy and sell because he was the country manager of Info. Dito sa buy and sell resource na pinaprovide po ni Ms. Jane. Buyers and sellers, pwede natin i-connect. Eh, pwede rin kayong yumaman. Ano masasabi mo dyan, Ms. Jane? Do you agree? Totoo yan. Strongly agree, sir. Yan. So yan ang leksyon na mapupulot natin dito kay Lee and Fung. Still on the subject of buy and sell. Let us move on to this quotable quote. Ito'y mula naman po sa isang pamosong motivational speaker ng pangalan si Zig Ziglar. Sa kanyang sinabi, flash it on the screen right now, selling is essentially a transfer of feelings. Ulitin natin ha, selling is essentially a transfer of feelings. Naniniwala ka doon, Ms. Jane? Yes, oo naman. Bakit? Kasi unang-una kasing kailangan kapag nagnegosyo tayo, ang unang-una kasi talagang nating in-offer dito is yung sarili natin. What I mean is yung serbisyo natin sa kanila. Diba? Kasi pagka medyo may character ka kasi, hindi ka nababalikan ng iyong customer. Diba? Ayun. So, a lot of people think kasi, basta meron ka lang magandang produkto, okay na yon. But that is not enough. No? Kahit meron kang magandang produkto, kung inyo napansin, no, maraming mga products ngayon ang bumibenta dito sa tinatawag na social media. The reason why it's called social media is because nakaakibat dun sa produkto yung iyong personalidad. Napansin mo yan, Ms. Jane? Yes po. Tulad sa Facebook. Hindi naman siya sinabing, tawag dito. Although we have Facebook Marketplace, pero Facebook or Facebook is there to show your face. Tama? As a person. And when you see the face of a person, you feel something. Tama? Especially pag meron silang inaalok na product. Meron ng isang libro eh, The Art of Selling You. I think it was written by Napoleon Hill. So, always remember, no, kung kayo po yung nagbebenta, meron stamp ng inyong personalidad. At kung merong stamp ng inyong personalidad, as a seller, the way you conduct customer service, the way you treat your customers, definitely feelings are involved as well. Kung if you treat the customer right, you will generate good feelings. On the other hand, if you treat the customer wrong, you will generate bad feelings. And that directly influences yung iyong selling. And of course, that directly influences your connect na pinapag-usapan natin dito sa ating show. So yun lang po ang ating quotable quote for now. Bago po tayo magtapos, paalala po ulit dun sa mga taong nag-o-offer din ng similar opportunities or resources katulad po ng in-offer ni Ms. Jane to help buyers and sellers o yung mga involved sa buy and sell. Please get in touch with us. Once again, I'm flashing on the screen yung Facebook page po namin. Napakadaling hanapin. Just type doon sa search box SCWC Community Connect or doon po sa ating address box https://facebook.com/letusallconnect or kung kayo yung nandun naman po sa ating YouTube channel, just go to the About section. Scroll down doon sa sari-sari mga links. You will see the link for our Facebook page. And when you get to our Facebook page, what do you do? Message us. Napanoodami niyo yung show. Gusto namin tumulong. Gusto namin bigay ng connect. And your wish is our command. That's what we're here for. Okay, pasalamatan po ulit natin si Miss. Yay! Thank you so much, sir. Sir, hindi na po palalampasin ito, sir. Ito na po yung pagkakataon ko para makapagbigay ulit ng pasasalamat po sa inyo. Tapos, taus-puso po kami nagbibigay ng pasasalamat, Sir Joel. Napakalaking tulong po nitong show nyo para sa amin, para sa at least makilala pa kami sa mundo ng social media. So, thank you so much, Sir Joel. The pleasure is mine at thank you rin, Ms. Jane, for pagdalaw. At huwag ka mag-alala.
pag naging ma-okay kayo ng ano mo, dapat pumunta ka na sa locator para sa love life mo. Okay, that's all the time that we have for now. Maraming salamat sa panonood. See you again in the next show. Bye-bye.